kumusta kayong lahat mga kaibon? Welcome back again sa YouTube channel natin. Today, panibagong video tayo. Sa video na to, parang magkakaroon tayo ng quick review tungkol dito sa gamit natin na vitamins na talagang cheapest budget lang abot kaya, dahil alam naman natin sa estado ng pag-iibon, hindi po tayo pare-pareho. Meron po nakaka-afford ng mga mahal na vitamins at meron naman talagang ito lang ang kaya na abot kayang vitamins na murang halaga. At ito kahit murang halaga, napakaganda naman po ng naging result or naging effect sa mga alaga nating ibon. At yun po ang isishare ko sa inyo. At bago tayo magsimula, mabilis ang shoutout lang tayo dito kay Sir Alan Panganiban. Shoutout po sa iyo, Sir Alan Panganiban. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Yun mga kaibon, stay safe lang tayo palagi. At thank you sa inyong lahat. Welcome back again sa YouTube channel natin. Kumusta kayong lahat? Today, panibagong video tayo. Sa video na to, parang gagawin natin na quick review tungkol dito sa epekto ng sagupaan sa mga alaga nating ibon. So, magbibigay tayo ng konting kaalaman ang tungkol sa mga effect nito sa mga alaga natin. At magbibigay din tayo mamaya ng konting tips sa paggawa ng natural or DIY calcium. So, unahin muna natin itong cheapest budget na vitamins, dahil alam naman natin sa pag-aalaga, hindi po tayo pare-pareho ng estado. Meron po nakaka-afford ng mga mahal na vitamins at meron din ito lang yung kaya, dahil abot kaya po ang presyo sa halagang 20 pesos. Makakabili ka na po nito sa mga poultry supply at medyo marami-rami ang laman nito, 20 grams. So, marami din po yung laman niya, dahil kapag gagamit tayo nito ay konti-konti lang ang paglagay. Pwede po ito sa mga alaga nating manok at baboy, pwede din po sa mga kalapate at pwede rin sa mga alaga nating ibon. So meron ditong dosage kung paano po siya gamitin. Ayan. Pakibasa na lang po kung sakali pong gagamit kayo nito, kung paano ang pagtimpla, kung paano po ang senaryo kung paano gamitin. Yan. So, matagal na natin itong ginagamit na sagupaan. Halos taon na rin po ang paggamit natin ito. At naging okay naman po ang naging effect sa mga alaga nating ibon. Naging maganda naman ang pangingitlog. At naging maayos naman po ang mga katawan nila. Mga malulusog at masisigla. So, kaya ako po din na ina-advise sa mga lowest budget na gusto mag vitamins ng mga alaga nila, dahil dito po ay abot kaya natin, 20 pesos lang. So ito po, meron po ito naka-indicate ditong vitamin, kung ano po yung mga nakalagay dito na ingredients, kung ano po ang nakalagay nandyan po sa dito. Meron po siyang vitamin D3 at meron po siyang itong vitamin D3. Mahalaga po to kapag ang alaga natin hindi naiinitan at nasa loob ng bahay yung mga alaga natin. Mahalaga po yung vitamin D3. At ito pong vitamin B12, isang ori din po yan ng gamot sa mga may baliling na alaga natin. Kapag kulang sa B12, madalas po magkaroon ng baliling yung mga alaga nating ibon. So mahalaga na meron silang maiinom na vitamin D3 at meron din vitamin B12. So kung mapapansin nyo, meron siyang calcium, dalawang klase, pantothenate calcium at itong calcium na gluconate calcium. So sa likod, sa formulation, makikita mo po kung naka-indicate po dyan yan. Makikita mo po dyan kung ilang milligram yung na ingredients ang meron siya. Yan po, 10 milligram pareho yung dalawa. So malaga din po tong calcium na tong dalawang to, dahil kung ang alaga mo ay hindi ka nagbibigay ng cattle bone at mineral block, so pwede na po yan maka survive yung alaga natin kahit ito lang po ang gamitin nating sagupaan, dahil meron po siyang calcium.
So, yan po ay napaka-cheapest budget dahil sa presyong halagang 20, napakaganda na po ng magiging effect nito sa mga alaga natin. Dahil sa base sa experience ko, napakaganda rin po ng pangingitlog at maganda yung pangangatawan ng mga alaga kong ibon. So, yan po ang mga cheapest budget lang na vitamins na talagang kumbaga kompleto ang ingredients na naka-indicate or nakapaloob dito. So, pwede nyo yung basahin kapag bumili po kayo sa mga poultry supply. Yan. So, sa halagang 20, meron na tayong performance enhancer. Water soluble po itong powder. Lalagay ng pagtimpla po nito. Pwede po sa kung marami kayong ibon na papainumin. Pwede po ito na sa halimbawa yung isang galon na 1 liter. Pwede po kayong maglagay ng yung may spoon na maliit, 2 spoon, pwede po yan, sabay i-shake nyo bago ipainom. So, sa paggamit ko nito, ang pagbibigay ko nito, halimbawa, example, nagbigay tayo ng alas 6 ng umaga at papalitan natin yan ng sariwang tubig pagkatapos ng halimbawa alas 12 or mga 1 p.m. So, yun po ang senaryo na paggamit natin nito. So, i-share ko sa inyo ang DIY calcium. So, sa pag halimbawa, wala tayong cattle bone. Wala tayong halimbawa cattle bone ano sa mga wala tayong mabili or wala din tayong mabiling mineral block. So, gagawa po tayo ng DIY calcium at dito sa itlog. Ang kukunin po natin dito, halimbawa po meron tayong palagi tayong nagluluto ng itlog, kukunin po natin yung shell nito, iipunin natin yung shell nitong itlog at pag naipon na natin, halimbawa pag iniipon mo, minsan mas maganda, ibibilad mo po siya para at least lumutong. Halimbawa, naipon na natin itong shell ng itlog, kapag naipon na natin itong shell ng itlog, na pagsama-sama na natin, pakuluan natin kahit at least 6 minutes. Kapag napakuluan natin to ng 6 minutes dahil ang purpose ng pagpakulo natin dito ay matanggal kung ano man ang bakterya na nakapaloob dyan. So, papakuluan po natin yan. Kapag tapos natin mapakuluan, kung wala tayong oven, pwede natin ibilad sa araw. Kapag bibilad tayo sa araw, dapat merong net or kung ano yung pwede natin na ipangtakip na hindi madapuan ng mga langaw. So, kapag nabilad na natin, malutong na, pwede tayong gumamit ng blender para madurog siya. Or pwede naman, kung meron kayong pandurog dyan, basta maging madurog po siya na para maging pulbos. Kapag naging pulbos na po yung shell, pwede na po natin yan ipakain sa mga alaga nating ibon. Ang style po ng pagpakain yan, isasama natin sa patuka. So, yung durog na durog na nito, yung pulbos na, isasama natin sa patuka para at least makain nila or matuka nila yung powder na yon. So, ganun po ang paggawa ng DIY kung wala tayong mabibiling cattle bone or mineral block or kung kaya naman nagtitipid tayo na gagawa tayo ng DIY calcium. So, pwede na po dito sa shell ng itlog dahil napakataas din po ng calcium ng shell na to. So, pwede nyo po yung gawing DIY. So, sana nakuha ng mga newbie kung ano yung mga cheapest budget sa pag-aalaga ng ibon. Dito sa vitamins na to, pwede na po ito na pang-vitamin sa mga alaga nating ibon dahil kompleto po yan. At kung gusto mo naman gumawa ng talagang calcium, halimbawa wala tayong mabilhan or hindi na tayo bibili at palagi naman tayo nagluluto ng itlog, pwede na po ipunin yung shell nito at durugin. So, pwede na po maging alternate na mapagkukunan natin ng calcium para sa mga alaga nating ibon.
So, yun lang mga kaibon. Sana nakuha at naintindihan dahil mahalaga din to sa mga nagtitipid or ito lang talaga yung kayang budget dahil mura at maganda naman ang resulta sa breeding nitong sagupaan na vitamins. Kaya sa sagupaan, baka naman. So, yun na. Maraming salamat mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.